wala naman pong napapalara sa kanya sa mga kinainong mga kasamahan ko po sa kanya. Yung mga nauna pa po sa akin dito, matagal na kong nagre-reklamo pala sa kanya, pero nagpapapunta pa rin po siya ng Pilipinas. Dahil kami pong apat na nauna doon ay mga first time OFW, wala po kami knowledge kung ano po yung dapat namin gawin para makauwi. Kasi hindi naman po nagkulang yung mga naunang Pilipino na magreklamo sa kanya na hindi po okay doon. So, ako po kasi hindi ko po para pagsayari pa ng panunggay, alam ko po hopeless na po kami yung mga time na doon. Kasi yun na kung alam niya na yung dalawang Pilipino na nahihirapan na pinatuloy niya pa rin ako. Alam niya na nahihirapan niya yung mga nauna doon. Pero pinatuloy niya pa rin kami. Bakit po ba siya kakausapin? Ang inisip ko na lang nun, tapusin yung sinasabi nila 6 months na kontrata. Kahit pala po kami kontrata, pinirma. Miss Rita, personal mo ba siyang nakilala, nakita, alam mo yung itsura niya at ngayon nakabalik ka ng Pilipinas, anong plano mo laban sa kanya? Dahil po, sa lahat po ng dosing nandito, wala akong nakakita sa kanya. Lahat po yan ay online transaction. Messenger lang po lahat, pati po yung pagpapadala niya sa akin ng Twitter namin. Yung pagbayad po namin ng assurance fee, Gcash lang po. As in lahat po online transaction. Nung mukha niya po, one time po naka-video call po siya, kaya na-screenshot ko po yung mukha niya. At yung mga kasamahan ko po yung naghanap ng tunay niyang mukha kasi naka-face mask po siya nung nakausap ko siya. Yung plano po siguro po, kailangan po muna namin mag-heal pare-parehas. Siguro naman na-ready niya na to